with our special guests, mga volleyball players natin who have not only conquered the court with their incredible skills but also have become beacons of inspiration and acceptance, setting new standards for inclusivity within the sport. Oh, at marami nang nag-aabang sa PVL season, di ba? Nakakatuwa yung June kasi Pride Month at saka PVL season siya. So, sino bang excited na magsisimula na ang PVL natin? Press 1 sa mga excited na makakakita na ng mga idols nila, yung mga guests natin ngayon. Naku, maglalaro na yan lahat next week. So, huwag niyo rin pong kalimutan, abangan dito sa KUMU ang mga PVL streams, ang mga streamers natin from professional volleyball ranks. Ayan, at yan ang ating schedule on June 27, the opening date for the Premier Volleyball League Invitational Conference. We have a lot of games per day, di ba? So, volleyball is life na naman po tayo. At i-follow niyo rin po ang PVL channel at dito sa community channel because we will be doing PVL ticket giveaway. So, ayan, abang-abangan nyo dahil sa PVL channel, balita ko may mga players daw na magte-take over ng channel para mamigay ng mga tickets ninyo. So, malay natin kung sino ba yung mga yan. Abang-abang na lang and make sure you guys are following us here on community channel at sa PVL channel. Okay, alam ko na super excited na kayo. So, tawagin na natin ang ating mga guests. Unahin na natin ang ating guest number one, who is a former NU Lady Bulldog. She is now a professional volleyball player. She's a PSL champion and best setter when she was still playing for the Photon Tornadoes. But now, she is part of the new team na sasali sa PBL, the setter of the Quezon City Jer Floor Defenders. Let's all welcome Ivy Perez! Hello! O, diba? Pasok pa lang, LGBT ng LGBT na talaga agad. Ganyan ang mga vibe. Ganon. Hello, Ibiang! Ayan. Okay, our next guest naman, she is the former team captain of the FEU Lady Tamaraws, also a professional volleyball player, and have won multiple PVL championships with the Creamline Cool Smashers. Let's all welcome Ada Rose Vargas! Ay, oh. Hey everyone. I'm fresh. Binantok pa. Pigising, linggong-linggo ha. Ayan. Welcome to Community Channel and bring in the Barangay kung saan magsasanib-sanib pwersa tayong mga LGBT dito, mga transformers, di ba? At syempre, ang hinihintay din ng marami, ang magbabalik KUMU. She is a former team captain of the Adams and Lady Falcons. Also a professional volleyball player, multi-awarded PVL champion, multi-awarded best outside hitter and MVP. Ang mare ng lahat, let's all welcome Jema Galanza! Marunong pa kayo magkumuto si Jema. Hello! Hi! Happy Pride, you guys! Hello po! Ayan. O, oh, diba? Ngayon lang natin ulit makikita to si Jema sa, ano, sa KUMU frame. At, syempre yan, si Ate Rose at si Ibiang. Happy, bago natin simulan, happy pride muna sa ating lahat. Ayan, kayo guys, batiin nyo rin ng happy pride ang ating mga viewers. 4,000 plus tayo ngayon. Grabe naman yarn. Happy Pride Month, everyone! Ayan. So, ready na ba kayo ngayong afternoon? Na-brief ba kayo ng gagawin? Ayan. May mga controversial ba dito sa mga... Char. Ay! Umalis. Oo, okay, pass na tayo dyan sa ano? Pass na tayo dyan sa controversial. Ano lang tayo dito? Enjoy lang. Kasi syempre, Pride Month, ito yung pinaka-loud and proud talaga tayo, di ba? Although, lagi kong sinasabi, dapat nga hindi lang tayo sa Pride Month ganito, dapat araw-araw, di ba? Kaya nandito rin kayong tatlo kasi kayo talaga yung araw-araw nag-i-inspire din, not just to aspiring athletes, but also sa mga members, co-members natin, no, ng LGBTQIA plus community. So, uy! Grabe naman yun, may lumilipat agad na ganyan! Okay, so thank you po sa mga nagsisend ng gifts, pero sige, umpisahan na natin yung heart-to-heart
part muna of this episode. So, syempre dito sa Bring in the Barangays, we wanted to hear your stories, your experiences when it comes to all things LGBTQIA+. So, sige, umpisahan natin kay Ibyang. Okay, Ibyang. So, ikaw, kwentuhan mo naman kami ng konti about sa iyong journey as an LGBTQIA+ athlete. How did you get involved sa sport? Paano ka napasok sa volleyball? At saka, ano yung mga challenges na hinarap mo along the way? Kahit yung pinaka-main na naaalala mo lang. Siguro, naririnig ba ako? Hindi naman ako kaya. Ayan, okay na. Hindi naman, hindi. Sorry. Hello. Naririnig naman namin. Ayun. Siguro yung challenge lang para sa akin, yun parang nahirapan. Ayun, parang nahihirapan ako mag-out sa family. Like, sa volleyball community naman, di mahirap. Pero yun nga. Yung sa family lang. Tapos, sa paglalaro, wala naman siyang problema eh. Kasi parang naging ano na siya. Hindi naman, wala naman discrimination ako na feel nung mga panahon na yon na nasa identity crisis ako. At ngayon, na-confirm ko na. Super ano naman siya, super okay naman. Pagka hindi mo pa talaga maka-confirm na yun sa cup mo na yan, ha? Uy, pero Ivy, medyo naging ano ako, interesado ako dun sa sagot mo kasi hindi ko ine-expect na ano. So, dati, Varvy ka talaga. Kasi sabi mo parang nagkaroon ka ng struggle, parang identity crisis at sa pag come out mo. So, before, like, girly ka talaga. Anong taon ito? Girl, pero andun ako sa gitna na parang medyo pa-fit yung damit, ganyan, pa-girl yung galaw, pero pa-borta at sometimes, ganun. So, kailan mo na-feel yan na parang, oh my gosh, hindi ka na carry yung mga ganitong outfita na kailangan ko na talagang transition sa yung forma na gusto ko para mas ma-express mo din kung sino ka. Siguro, nung second year college na lang. Like, nito na lang. Yun, second year college, yun ko lang na-confirm na, ay, talaga palang ano, babae lang ako, pero yung puso lalaki, ganun. Ayan, alam mo, ito rin yung isa sa excited ako malaman. No? Kasi, ayan, sa mundo ng volleyball, ang liit lang. Kapag kami aura na ganito or may balitang ganito, malalaman yun agad ng lahat. Pero yung mga deeper stories behind, ayan yung nakakatawa ding malaman. At iba-iba tayo ng version yan, no? Ikaw naman, Ate Rose. Siyempre, you're loud and proud with your partner ngayon. Shout out mo ngayon. What's the question again? I-shout out mo muna yung jowa mo. Hello, shout out na pala sa minamahal ko. Char. Kasama mo ba? Hindi, nasa Korea si Ziz. Ay, Korea. Baka mamaya pag uwi, Blackpink na siya, Bi. Huwag ganun. Ayan, okay. So, Ate Rose, ikaw naman. Minsan kasi, for LGBT members like us, ano bang tawag sa atin? Yung mga femme. Tayo yun, di ba? Parang di ko tuloy sure. Fem yung tawag sa amin, di ba? Yung lesbians, pero we're into parang mga butch naman ang tawag nila. So, mga likes nila, Ivy, ganyan. So, for our type, ang madalas tinatanong sa atin is, meron na ba tayong experience with parang straight guys before? So, before ka ba maging LGBT member, na-experience mo din yung straight relationship? High school pa ako noon eh. Mm-hmm. Pero hindi siya yung serious relationship. Parang sinasabi nila, puppy love, kilig love lang. Mm-hmm. Pero high school, madalas na nakakaramdam ako ng maraming crush. Patay tayo dyan. Oh, so, dun siguro papasok ate yung ano. Siyempre, athlete ka na nung parang nag-transition ka na maging member ng LGBTQIA+ community. So,
When you were transitioning to your gender, with your gender identity, ano yung, paano yung journey mo? Na, kasi syempre, minsan parang, lalo na before, na hindi naman pa ganitong ka-open, minsan may mga maririnig ka pa rin. Although, we all agree naman na volleyball, this is the more inclusive sport, no? Kasi, parang mas maintindihin yung community natin compared to, siguro, men's basketball. Pag narinig natin na, ay, may gay basketball player, grabe yung judgment na nakukuha nila. Sa atin, hindi naman masyadong ganun. Pero, syempre, pag magsisimula ka, may mga hesitations eh. So, can you tell us more about that journey na, as an LGBTQIA+ athlete, paano ka na-involve sa sport mo, and while you're in that sport, ano yung mga challenges na hinarap mo habang ikaw ay nagkakaroon ng, sabi nga ni Ivy, gender identity crisis? Kasi before, bago ko pa siya maramdaman, ayun nga, sabi ko nga, straight nga kasi ako. So, napasama ako dun sa mga kaibigan na hindi, yun nga, girl-to-girl relationship. Yun yung, dun ako napasama. And confused kasi ako noong time na yon. So, sabi ko, ano ba yung feeling pag ganun? Tapos naghahawa ka ng kamay sa damit. Okay, yung mga high school ka, lahat gusto mo maranasan. Mm-mm. Pag-iinom, lahat. So, confused ako. Pero hindi ko pa nararamdaman or nakikita yung sarili ko na meron akong kapartner na babae. Tapos tinalong ko yung kaibigan ko na parang sabi ko, anong nararamdaman niyo pag pares kayong babae na maghahawakan kayo dyan ng kamay sa ilalim ng mesa? Parang iba. Oh, tapos? So, yung feeling, kilig-kilig daw, ganyan-ganyan. So sabi ko, ganun ba yun? Sabi ko. In my part, sabi ko naman na parang, ganun din ba kaya yung mararamdaman ko? Tinry ko yun. Kasi bago ko pumasok dito sa position na to, iba na kasi yung nag-handle sa akin. Kumbaga, nasa ibang pamilya ako. Which is yung family na meron ako is LGBTQ din. Ay, wow. Yung parang poster parent ko, may bakla, tomboy, femme to femme, and ako nga, ganun. Ako yung pinakabuntot eh, kasi ako yung parang ampun-ampun. So, para sa akin, hindi ako nahihirapan na i-try and i-out yung sarili ko kasi alam ko naman, at the end of the day, tatanggapin ako ng pamilya kung inuuwian everyday. So, nung time na pumasok ako ng volleyball, hindi na ako natakot and hindi na rin ako nailang na aminin sa kanila na, ay, may crush na ako kay ganito. Sabi na daw lang sila kasi, hala, sabi na lang kasi girl lang nga ako. Sobrang pag may kinikilig ako, pag meron akong crush na lalaki, sobra talaga. Pero ngayon, hindi na talaga. Wala, parang kakakrush ako pero hindi na ganun yung kilig. Tapos nagkakakrush ulit din ako sa babae pero hindi na din ganun ka, sobrang crush na crush, ganyan. In love ka na kasi. Siguro na, hindi mo. Pero before kasi, galing kasi ako sa girl-to-girl relationship na parang same sa akin na manamit. I like femme to femme talaga. Ngayon lang ako pumasok sa, ako yung girl na girl, tapos lalaking lalaki siya, ganun. Ay, ko kasi mabaya ka eh. Uy, pero nakakatuwa kasi like, di ba, si Jema, si Ibyang, nakikita naman natin si Ate Rose kung paano siya, di ba? Very confident siya, very expressive siya. Doon pala nagmumula yon kasi never ka nagkaroon ng struggle mag-come out. Parang hindi, parang komportable ka na talaga. Kaya din nagre-reflect siya kung paano mo dalhin yung sarili mo. Whereas yung iba naman, feeling nila super hostile, super restricted, kaya naman nagpe-present din yon sa behavior nila. Minsan yung mga closeted, kung tawagin sila, yung parang lagi mahiyain, ayaw na magsalita in public, ganyan. Eh si Ate Rose nasa kabilang kanto pa lang. Rinig na natin. Parang 'di ba? So minsan yung support talaga around us really matter a lot kasi nakakaapekto talaga siya sa atin. Ikaw naman, Jema. Natawa, parang dahil natin na pag-chismisan sa KUMU, pero parang hindi ko pa alam ang iyong coming out story. Sige nga, chikahan mo nga kami ng very light sa iyong pag-come out at kung meron ka bang mga na-encounter na konting hiccups or alam mo 'yun, yung mga struggles habang nandun ka sa ganung stage.
kinakabahan ako. Bakit ako kinakabahan? Hindi, pero malinaw naman po yung ano. Mm-hmm. Yeah, yeah. Ako, paano ba? Actually, ano talaga, hindi ko ina-expect na ma-attract ako sa girl. Mm-hmm. Kasi sobrang arte ko nung bata ko. Mm-hmm. Tapos, na yun nga, na ano na rin ako, na expose na rin ako sa ganong community. Kasi syempre, sa volleyball nga, high school pa lang, may mga ganun na akong teammates. Tapos, yun, like sa si Ate Rose, parang, ano bang feeling pag ganyan? Mm-hmm. Tapos, parang medyo naiilang pa nga ako pag may mga, may nakikita akong teammates ko na ganun, ganyan. Kasi sobrang lalaki talaga yung gusto ko dati. Mm-hmm. Tapos, parang halos nito na lang ako, parang mas na-prove sa sarili ko na talagang girl na yung gusto ko, ganyan. And actually ngayon naman, hindi rin naman ako nahirapan mag-out, ganyan. Dahil nga din sa volleyball community naman, hindi mahirap mag-express kung ano ka, ganyan. And sa family ko naman, sorry kung nanonood kayo, pero hindi ko siya official sinasabi sa kanila, pero alam nila. So, yung mga past relationship ko, parang nagugulat na lang ako na parang ganito yung sinasabi nila sa akin, na kunyari, pag hurt na hurt ako, ganyan, na okay lang yan. Parang, alam pala nila. May support. Oo. Pero hindi lang ako talaga totally na nagsasabi sa kanila. So, hanggang ngayon naman, ganun pa rin sila. And sinasabi lang nila na kung happy ka, happy rin naman din sila for me. So, yun, wala ako sa, yung sa inside world ko, wala akong problem. Pero sa outside world siguro yung, parang ngayon kasi, lalo ngayon yung partner ko, parang seeing kami na babae, manamit, ganyan. Mm-hmm. Femme so, to femme, ganun. Parang, oo. So, ang ano lang sa amin, challenges sa amin, na parang, sino yung lalaki? Parang, hindi naman kailangan may lalaki sa amin parehas. Babae kami parehas. Pero, gusto namin yung isa't isa. Ganyan. So, parang, kailangan ba may nagsusuot ba ng panlalaki? Ganyan. So, sa amin naman, more on yung feelings sa amin sa isa't isa. You know, wala naman sa pananamit. Yan talaga yung sinasabing love is love, no? Kasi dati, tabu pa itong topic natin. Anything LGBT, dati nga apat lang yung letra. Ngayon, napagod na rin sila magdagdag. LGBTQIA. Ang dami pa nadadagdag. Nilagyan na lang nila ng plus. Kasi now, na the topic is more open to people, mas nag-explore na yung mga tao, di ba? And ano na siya, parang mas nagkakaroon na ng knowledge yung mga tao about it. Pero ikaw, nung umpisa, Jema, kasi sabi mo nga, hindi mo siya sinabi. Medyo relate din ako, kaya gusto ko ito. Yung parang hindi mo siya sinabi out loud sa family mo. There's a reason for that. Bakit sa tingin mo, hindi mo siya sinabi? Pero sinuwerte ka, no, na natanggap nila. Kasi ako naman baliktad, sabi naman ako ng sabi. Pero yung, alam mo yan, iba-iba talaga ng response ang family. Pero hindi naman siya totally na dahil ayaw ka nila sumaya or what. It's also coming from a place of protection eh. Kasi ayaw nila na ma-judge ka, di ba? Mga ganyan. Iba-iba talaga tayo ng experience. But for you, bakit sa tingin mo may hesitation ka na mag-out talaga sa kanila? Parang nangyari na lang siya. Siguro umpisa kasi hindi pa rin naman ako sure. Ganyan. Kasi baka nga confused pa ako nung una. Pero, ewan ko, parang, oh my God, bakit gusto ko talaga yung girl? Iba yung feeling kapag may partner kang girl. Iba yung love. Mm-hmm. And hindi ko naman inaano yung sa guy. Kasi na-experience ko naman. Pero, syempre yun yan, naka-experience ko ng guy and girl. So, parang, for me, sa girl kasi parang mas nakakaintindi kasi siguro same kayo ng ano, ng gender. And siguro, nahirapan din ako kasi parang for me, wala pa ako napapatunayan para sa family ko. Kasi parang, ang hirap naman na parang ganito na ako tapos wala pa akong natutulong sa kanila. Parang feeling ko pabigat pa ako ganyan. Mm-mm. So, ako parang, inaano ko muna yung sarili ko. Parang, tinatansya. Oo, binabangon ko muna yung sarili ko sa lahat. Para after, pag kaya ko nang mag-out, ano mo yun, at least alam nila na kaya ko yung dalhin yung sarili ko kahit ganito. Mm. Uy, so, nafe-feel niyo ba yun? Nafe-feel niyo ba yun? Kasi may stereotype na ganyan eh. Or parang may sabi-sabi na, pag LGBT daw,
dapat may extra kang papatunayan. Na-feel niyo ba 'yon? Ikaw, Jema, ganun din na feel mo. Yeah. Ikaw, Ate Rose and Ibyang, na-feel niyo ba 'yon? Oo, kasi to the world full of bashers. Taray. Oh. Actually, ako din, kaya nga din parang ang dami mong gustong ma-achieve para yun yung makita nila sa'yo. Hindi, kasi sa ibang tao, ah, honest lang, kabawasan yung hindi tayo straight para sa iba. Kaya nga din may mga ganito tayong advocacies, di ba? Para nakikita din nila talaga kung saan tayo nang gagaling. So, ayan. Totoo po ang chismis na a lot of us feel that way na kailangan may mapatunayan muna ako para baka mas tanggapin nila ako, mga ganun. So, huwag po kayong mag-alala sa mga nagsustruggle din right now. Hopefully, dito sa episode natin, you also find peace and, alam mo yun, yung mga advice. Kasi nagdaan din talaga lahat dyan. Pero balik naman tayo sa sports. Kayo ba meron kayong mga LGBT athletes na talagang hinangaan at inspired na inspired kayong maglaro dahil sa kanila? Ikaw, Ibyang, tinasalak to, no? Sino? Ano? Tingko si Joan Bunag. De, joke lang. Ito alam. Parang wala naman yata. Walang idol si Ivy. Magaling to eh. Si Jessie de Leon. Alam ko. Oh. Paano ka? Si Jessie. Akala ko yung like mga older generation na nag-ano. Kabatch mo lang si Jessie. Oh, pero okay, hinahangaan sa paglalaro and ano. And sa pagiging LGBT kasi isa pa yan ng ating kaibigang si Jessie de Leon ay namamayagpag at back to her old roots. Back to LGBT again. Ikaw, Ate Rose, yun ang idol mong ano, LGBT athlete. Ano, si Sue Bird. Sa Sue Bird? Sue Roses? Ah, okay. Akala ko sa ate Sue. Okay. Saan siyang player? Sa parang WNBA na volleyball. Professional sa ibang bansa. Kasi, ano eh, bakit? Dahil, alam mo yun, magaling siya. Hindi lang siya nag-out para sa sarili niya. Hindi, dahil kaya niyang patunayan kung sino siya. And, ayun, tapos mag-IBFBB siya, ganyan. Uy, ibang inspiration yan. Ano yan? Encouragement na yan. Maghanap-hanap din kami ng mga ganyan. Uy, pero alam nyo minsan, kunyari, yung sinagot ni Ate Rose, minsan nakaka-extra inspire siya kasi 'di ba sa paglalaro idol natin siya. Pero pag nakikita natin na nagpo-pursue din sila ng more steps para i-embrace yung pagka-LGBT nila. Kagaya niyan yung pagka-IVF baby. Ibang responsibility 'yon, 'di ba? Pero push sila. So parang ikaw, papaisip ka din, uy, ang galing naman noon. Parang gusto mo pero tinatansya mo talaga kung kaya mo ba, mga ganyan. Pero nagsaspark siya ng idea sa'yo para mas makilala mo din talaga yung ano, yung sarili mo. Ikaw, Jem, sino yung LGBT athlete na idol? Nalayo pa ba ako? Chan. Ako, ayun yan, si, ano ko? Ako si Ella. Sige nga, i-describe. I-describe mo pa. Eh, hindi. Kasi siya, may ibang klase din siyang experience din sa gantong ano. So, nakita ko din yung kung paano siya nag-grow, paano siya naging mas happy, lalo nung na-out na niya kung ano yung, anong klase siya, ganyan. So, parang ngayon, ayan, mas nakikita ko rin siya na komportable na siya sa ginagalaw niya. Mas loud, ganyan. Mm-hmm. Kumbaga, alam mo yun, dati kasi medyo parang mahihayin siya, ganyan. Pero ngayon talagang nakikita ko siyang mas loud and happy.
Kasi charas. Ah! Iba lang. Confidence. Pero kung gusto niya siyang itanong. May extra tile po tayo sa taas. Ela, ano, akyat lang po dito. Pero kasi ang ganda rin palang topic nung kanyang experience, no? Kasi she's one of the more silent type of person. So parang baka nag-aano, wala namang mali doon, no? Kasi some people really choose to be silent. But sabi nga ni Jema, parang ngayon na parang may naibuga kasi siya eh, na parang this is real, this is me levels na nag-lead sa kanya to look more happy, na mas nakakagalaw siya kung paano siya mas komportable. So minsan, that's all it takes din, no? Yung masabi talaga natin. So hopefully, lahat ng mga nasa closet or lahat ng nagsistruggle pa, ma-reach yung point na yan. Kasi kahit anong share namin dito, ano kasi kami, parang ilan kami sa mga privileged na members ng LGBTQIA+ community na na-achieve namin yung acceptance. Pero a lot of others out there, and that's what we're advocating for, no? Na sila din, ma-encounter din nila yung makapag-come out na sa safe space nila, di ba? And speaking of, how important naman daw ang tayo, yung mga atleta ng LGBTQIA+, na maging open at i-share itong mga kwento natin. Ano sa tingin niyo yung impact na meron sa mga younger generations or dun nga sa mga nasa closet pa? Kagaya nung iba dito, like si Ibyang, di ba? Sabi niya nagkaroon din siya ng hesitations before, pero pag may nakikita tayong someone influential, parang yung idol ni Ate Rose, di ba? Ano yung dating nun sa iyo or sa mga younger generation of athletes? Ikaw, Jema? Ako. Yun nga, sabi ko nga, parang mas nakakagalaw ka and comfortable ka kung anong klase kang tao, ganyan. And paano ba? Or kapag nakakakita ka na lang ng someone na ayun nga na kasi somehow 'di ba ngayon mas kinikilala mo yung sarili mo eh. Let's all be honest. Hindi pa natin completely kilala kung sino pa tayo kasi ang dami pa nating layers na ma-unfold as we go. Pero kapag nakakita ka ng mga influential LGBT people, kahit hindi sila atleta, for sure may mga nakikita tayo, mga fina-follow natin, vice ganda ayon, di ba? Pag nakikita nyo na super loud and proud sila, ano yung mga naiisip nyo? Ano yung mga dating sa inyo? Sige, go, Jema. Ako muna. Si Ate Rose muna. Kahit tuloy mo lang yung sagot mo kanina. Ikaw mo na nga. Nagkakablankuhan na po. Minsan lang kasi mga serious talks dito eh. Sige daw, Ate Rose. Ayun nga, syempre happy naman. Yun lang din naman din yung hinihiling at gusto din naman natin sa bawat isa. Is yung maging masaya yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin sa sarili nilang paraan at sa sarili nilang gusto. Diba? And yun, sa mundo na puno ng malimuot na... Medyo malalim na yan, te. Hirap kasi para sa atin na i-out yung sarili natin agad-agad. Mm-mm. Lalo na dun sa mga may mga parents. Hindi ko inaano, sa marami. Hindi pa rin matanggap yung ganitong identity, yung ganitong kalagayan. Parang minsan may mga times na parang nagkakaroon sila ng thinking na hindi ako matanggap ng magulang ko, so parang hindi ko na rin mahal yung sarili ko. May dumarating sa point na ipapakamatay sila talaga. So, marami sila naisip kasi hindi nila malabas kung sino yung tulad sila. Ang mapapayo ko lang is, kailangan nila ng mga taong nakakaintindi, nakikinig sa mga gusto at ayaw nila. Yung mga taong susuportahan. Mm-hmm. Kasi yun yung kailangan natin, lalo na sa gantong sitwasyon sa LGBTQ community,
na parang napaka old school din kasi nung mga yung ibang magulang or yung ibang families na hindi pa rin tanggap yung ganito. And for me, maging totoo lang din sila sa sarili nila kasi wala namang ibang tatanggap sa kanila kundi sarili muna nila. Tama yan. Self-love. Ang dami talaga ding factors, no? Totoo yung sinabi mo. Madaming, alam mo yun, marami, trigger warning po sa mga ano. Pero, maraming nagre-resort na kunin ang kanilang buhay. Kasi, feeling nila, yung sarili nilang family, hindi sila matanggap. So, sino pang tatanggap sa kanila? May iba na yun talaga yung na-feel nila. At wala silang mapagsabihan. So, yung thoughts nila, paikot-ikot lang sa utak nila hanggang dumidilim na yung, alam mo yun, dumidilim na sa loob ng kanilang isip. Kaya, ito naman, it leads me to my next question, Ibyang. Anong klase ng suporta naman yung kailangan or yung na-experience mo from your teammates and coaches na talagang sinuportahan ka as an LGBT member? And paano, kumbaga ganong ka-importante din yung strong support system within your sport? Kasi sa atin nga eh, bashing pa lang, makaka-apekto na sa laro mo, diba? Ano pa yung talagang pagkatao mo yung tinitira and all that na kahit anong share namin ng positive dito, nangyayari pa rin, di ba? May mga pasulpot-sulpot pa rin na, ay, ano ka kasi, mga ganyan-ganyan. Which is nakakairita. Pero, ikaw, i-share mo din sa amin, anong klase ng support from teammates and coaches yung na-experience mo? Siguro yung sa ano lang, yung support na binibigay nila sa akin, yung kapag yun, sa mga bashers, sa pag binabash, ganyan. Like, hindi nila ako iniwan nung mga panahon na super kailangan ko sila, ganyan. Tapos, talagang, andyan, wala akong masabi sa kanila kasi nga kahit ganito tayo, ganyan. Parang wholeheartedly nila tayong tinatanggap. Hindi dahil sa gender preference mo, hindi dahil babae yung gusto mo, parang i-discriminate ka nila na dapat girl-boy lang, ganyan. So, sobrang laking tulong nung environment na meron ka, yung support system na meron ka para maging mas strong ka, mas panghawakan mo, mas maging proud ka sa sarili mo. Kasi, ayun nga, parang proud naman ako sa sarili ko, pero mas iba yung feeling kapag may someone na sasabihan ka na proud ako sa'yo, na happy ako sa kung anong ginagawa mo sa life, kung tomboy ka, kung bading ka, kung babae yung gusto mo, okay lang, walang problema as long as wala kang inaapakang tao. Yun. Oo, yeah, yung parang ano talaga, yung hindi, parang kasi may iba-ibang klase ng support, pero iba talaga pag naririnig mo talaga. Pero yung kabilang side naman nun, kasi ito support eh. Pero yung kabilang side nun, para sa'yo, Jema, how do you deal with people naman na, kasi feeling ko, pag hindi mo kakilala, madaling deadmahin eh. Pero have you ever encountered people within your circle, whether malayong ka mag-anak or ano na, in-approach ka or ginudge ka or kinausap ka kasi sinasabihan na, ay, mali tong ganito, ganyan. Paano mo i-deal with yung ganong experience at yung mga ganon tao? Siguro sa akin kasi, swerte ko nga na yung parents ko and yung family ko, support lang sila sa akin and wala naman ako naririnig sa kanila. And siguro meron pero hindi nila sinasabi sa akin. Pero thankful ako na parang siguro meron din, hindi ako, actually wala akong naririnig sa circle ko na may mga ganong sinasabi sa akin. Pero baka sa family ko or sa parents ko may mga ganon. Pero yung sila yung sinasabihan. Not directly to you. Okay. Oo. Pero siguro, yun nga, swerte ako na nakahandle namin ng family namin yung mga ganong klaseng criticize. And kung meron man akong makarinig ng ganon, wala lang. Ningitian ko lang naman siya. And doon niya malalaman kung gano'n ako happy as me. Diba? Kasi nakikita naman din nila kung gano'n rin yung ginagawa ko para sa family ko. So, hindi niya ako kailangang sabihan ng pangit. So, mingitian ko lang siya and ayan, eto ako ngayon. Happy ako and madami ako napoprovide para sa family ko. So, kill them with kindness. Kill them with kindness ang labanan. Ganun. Oh, ikaw, Ate Rose, may na-encounter ka ba ganyan na parang
kung ano nung sinabi. Kasi minsan, we have nothing against ano ah, the Bible and all. Pero minsan kasi, ang hindi maganda, yung self-righteous sila, yung ito, kasalanan mo, point fingers at you. Pero yung parang anong karapatan mong mamuna ng iba, kung sarili mo, di ba, hindi mo naman tinitignan. So, yun din yung minsan, doon ako nagki-cringe sa mga taong may baong Bible verse against you, di ba? Sabi ko nga, yung mga Bible verses na yan, ano yan, isinasabuhay yan, hindi yan ginagamit na bala. Ikaw, Ate Rose, naka-XP ka na ba ng ano, mga ganong tao na, sabi mo nga, sa mundo ng mga bashers, may pumuna na ba sa'yo na about sa identity mo? Oo, meron. Pero paano mo sila hinandle? Wala naman kasi akong magagawa. Opinion nila yun. So, kanila yun. So, ako, buhay ko to. Ako magpapalakad sa buhay ko. No one can control my life. Ako lang. Parang Miss Universe! Sa lahat, hindi ikaw yung nagpapakain sa akin. Hindi ikaw nagpo-provide ng mga needs ko. Kaya wala kang karapatang husgahan or diktahan yung mga bagay na gusto at ayaw kong gawin. Yun lang yun sa akin. Kasi as long as sarili ko yung binubuhay ko at wala kang share or ambag sa buhay ko, so shut your fucking mouth. Hoy! Nasa KUMU tayo! KP, sorry po. Nadadala lang po. Mainit po yung ano. Diyos ko. Uy, pero kasi minsan talaga nakakainit ng dugo yan. Yung parang, okay, respect natin, may differences tayo. Pero know your boundary. Ito ka, eto ako. Ba't kailangan mo akong panghimasukan, di ba? Kaya nang gigigil to si Ma'am Rose. Huwag kasi ganon, ha? Kasalanan yan sa Diyos. Wala namang nilika ang Diyos na babae sa babae, lalaki sa babae lang. Ano ngayon? So, kami na bahala mag-usap ni Lord. Basta, papakabahit ako, ganon. Diba? And then, stay on your lane nga. Kung may belief ka, belief mo yon. So, sana, no, parang, if you're that way and you're watching right now, shout out po sa inyo. Sana matutunan po natin yung salitang respect, staying in your lane, boundaries. At totoo yun, yung kung wala ka mang sasabing maganda, hindi mo mang kailangang umatake, Vebs. Ano ka lang, dyan ka lang sa court ninyo, ganun. Diba? And speaking of, dahil nga na-establish na din naman natin na, alam yun, yung volleyball medyo, tayo nga yung mas inclusive na sport. Pero kung meron kayong babaguhin sa ating industry para mas makapag-support ng LGBTQIA+ athletes. Ano yon? Gusto nyo ba yung mga CR, may ganiter? Or gusto nyo ba nakascore tayo, ibiyang yung mga kayo, share nyo lang kahit super mga maliliit na ideas ng anything to make our LGBT athletes feel more included sa ating industriya. Sige, ikaw, Ivy, parang maganda yung mga may isip mo dito. Nga yung question, Melan, nag-chucky eh. Anong gusto mong baguhin sa PNVS? Sa ano? Sa ano? Hindi, kasi totoo talaga, ito yung question. In what ways can sports organizations and governing bodies, di PNVF nga yun, promote inclusivity and support LGBT athletes? Kasi nasa kanila ang kapangyarihan na gumawa ng mga bagong rules, ng mga ganito, ganyan. So, meron yung, kagaya ng Meta, di ba? Yung may-ari ng Facebook at Instagram. Nung weekend, gumawa sila ng wellness for pride creators, LGBT influencers. O, dapat ba sa atin, sa industriya ba natin na mga atleta, may ginagawa din ganon ng PNVF or other ano. So, ikaw, if meron ka mga idea o request, kunyari, ikaw ang may hawak, ano yung gusto mong baguhin or i-suggest para mas maging inclusive pa dito sa sport natin and maalagaan talaga yung LGBT members? Kasi ang dami ng mental stress sa sports, di ba? So para mawala na rin yung mga iniisip natin na ano, with regards to our gender identity. Haba ng tanong. Ano na request mo, Vebs? Kahit ano na lang, sago, ganyan. Mm-hmm.
parang hindi naman, siguro, at tawag nito, paano ko, hindi ko ma-explain eh, kasi, parang gawin na lang natin siyang simple. Hindi naman, tanggap naman tayo sa mm-hmm. industry natin eh, di ba? Ako personally, wala akong na-feel na discrimination and all. Siguro, si Rose na yung sagot para sa aming tatlo. We very ano kayo? Hindi yung makinig sumagot. Kumbaga very contented. So right now, ano tayo? Kumbaga contented na tayo sa ano, lagay ng LGBT artists. Or Jema, ikaw, if may i-add ka. Ay, hindi, ano lang, na-share ko lang si, pwede ko ba ako mag-drop ng name? Hindi, si ano, sino nga to? Sa Adamson. Mm-mm. Si Trisha? Ah, yeah, mm-hmm. Oo. Kasi sobrang inspiring din ng, ano niya, ng story niya. And daming na-judge sa kanya dahil nga ganun siya. So, parang, hindi kasi hindi natin kukontrol yung mga iniisip at sinasabi ng ibang tao. Pero, hindi naman siguro din siya maglalaro sa volleyball kung, di ba, kung lalaki siya. And mm-hmm. for sure naman, meron niyang medical ano proof na mm-hmm. babae siya. So, yun, yung simpleng effort man lang to protect the athletes. Kasi, di ba, pinanood lang natin siyang mabash at mabash. Wala man lang, yun nga, yung governing body na nag-protect sa kanya. So, yun. Siguro, yun nga, mga maglabas ng mga medical, ano, Cameroon, mm-hmm. para hindi rin nasisira yung mental health mm-hmm. ng mga atleta. Grabe no, for the strong din yun nga si, ano, si Trisha yeah. Tubo. Kaya, Trisha, if you're watching, happy pride sa'yo, kami ay saludong-saludo sa'yo. Kasi, ano lang siya, no, parang malulupit talaga ang mga words na kanyang tinangga. Pero siya, naglalaro lang siya, magaling pa din siya, pero not everyone is as strong. Kung sa iba yan ginawa, baka naapektuhan, di ba, yung kanilang paglalaro. Pero ito, Ivy, ah, kasi, kaya ikaw yung tiyatad-tad ko ng tanong kanina. Kasi, in my experience, yung partner ko naman, si Kay, pag nasa labas, hindi siya nagsi-CR. As in, girl, for the UTI, tiis-tiis wingy talaga. Kasi, ayaw niya ng CR na pang girls, kasi sasabihin, alam mo yung, minsan nga, sir, pag may shibulay na papasok ng CR, pagpasok, yung mga, alam mo mga nanay-nanay at tita, ay, ba't kaya laki dito? So, minor inconvenience siya, pero, nakakaano siya sa loob ng iba. So, ewan ko kung yung ibang atleta ba shares the same idea na sana may mga, ano na lang, kanya-kanya CR na lang yung mga sphere of ano, LGBT eh. Pero ayun, I think gets ko naman kasi tayo very open naman tayo sa, ano, sa volleyball scene. Okay, so enough muna tayo sa mga serious talks at napiga na po ang utak ng ating mga special guests. So ngayon mag-icebreaker muna tayo. Dito tayo, kailangan ng support talaga ng mga fans ninyo, okay? So masaya to, this is the first time I'm actually facilitating a color raid dito sa KUMU. It's one of the new features kung saan, ayan, may mga gifts na isi-select yung mga fans ninyo. So fans, hello! Pag tinignan nyo yung gift icon box, makikita nyo na pwede nyo i-select kung kanino nyo isi-send, diba? Ayan. So, kung sino yung gusto nyo bagsakan at botohan para manalo, ayan, mamimili lang kayo sa gifts na may mga orange badges from the special VG corner. Ayan. So, tingnan nyo dyan sa screen nyo, may nakalagay na special gifts. Tapos yung mga may orange badges, kagaya ng Shield VG, Energy, large attack, medium gladiator, and large carlinator. Limang choices lang yung ibabagsak nyo. And don't forget to select kung kanino nyo ibabagsak, okay? So, mamaya, magka-countdown tayo kung sino yung pinakamaraming magbagsak. Siya yung mananalo at yung dalawang matatalo may dare. So, 3 minutes lang to, okay? Ready na ba? Players, ready na ba? Kayo chill lang naman. Wala kayong gagawin. Kung gusto nyo mang budol, go. Okay, pero i-start na natin. So, mag-drop kayo kay Ibiang, kay Ate Rose at Jema. Okay. Pero tricky to ah, kasi may bear. At kung gusto nyo, yung idol nyo, ang ano, gumawa ng bear, huwag nyo siyang bagsakan. Okay. Already, 3, 2, 1, go!
Ayan, meron tayong timer sa taas, ha. So, si Jema yung pink at nilalaman niya nung, nilalaman niya ang boom screen. So, mag-try niya rin mag-drop dun sa iba to support. Ayan. More, more, more. Again, sa mga nalilito, just click on the gift icon box. Tapos, click on the special VGs at hanapin yung mga gifts na may orange badges. Ayan. 3 minutes to. Pwede pang bumawa yung iba. Mag-drop tayo kay IV. Masaya, masaya yung dare. Alam niyo naman yung mga dare natin dito. Grabe naman yung mga JG stans. Nalaman talaga yung screen. Ayan. Diyan kasi makikita kung sino yung may most gifts. Okay. Ayan. Humahabol po yung Rose Vargas. Opo. More, more, more. Meron pa tayong 1 minute and 50 seconds. Don't forget na ang pagpipilian nyo lang po ay 5 special VGs. Yung Energy, Shield, Large Attack, Medium Gladiator, at Large Carlinator. Yan lang ang may corresponding points dito sa game na to. Oh, mommy, my gosh! Let's go! 1 minute 20 seconds. Ayan, more, more, more pa. Let's go, let's go. So right now, 400 plus na po yung diamond si Jema. Talagang na-miss niyo siya dito sa Kumu, ah. Okay. Okay, so I think, tama ba? Eliminated na si Ivy. Tama ba, tech team? Kasi nakain na ni Ate Rose yung kanyang icon. So wala na siyang ano. Yes. Oh, so Ivy, sure ka na meron kang dare. Okay. Ang naglalaban na lang po ay si Jema at si Ate Rose. Ang tanong, sino ang gusto niyong gumawa ng ating special dare? Dahil ang matatalo, sila yung gagawa nung dare. Ayan! Let's go! Nagiging pink na po talaga ang buong screen. Push, push, push. Let's go. Ayan! Oh my gosh! Okay! So, meron na po tayong winner. Si Jema ang ating winner at ito ang kanyang mga top supporters. Si Tin, si Kylie at si Ate Nali. Ayan. Congratulations, Jema. So, ayan ang ating first round. Mga 10 rounds po ito. Char. Okay, so meron... Yes, si Jema yung nanalo. So, save siya sa ating dare. Ang gagawa ng dare ay si Ibyang at si Ate Rose. Okay. So, sinong mauuna? Jema, ikaw mamili sinong mauuna ng dare. Si Ivy na. Okay. O, Ivy! Nadali ka ng mag-teammates. Ikaw ngayon mauuna. Kailangan ko ng cellphone. Kailangan ko ng cellphone mo dahil ang dare, wala kang kasama dyan. Wala kang mayroong cellphone. Ang dare ay tumawag ka sa kahit sinong teammates mo at kailangan makautang ka ng 10K. Kailangan mo makautang ng 10K. Kahit sa Viber mo sila tawagan. Sige, tignan natin kung sino. Bawal jowa. Tignan natin kung sinong... Oo. Kailangan nyo may mautangan. You need to sound super serious and urgent. 10K, 10K. Wait lang. Uy, si Ate Rose. Ang dami mayaman na teammates na to. Focus ay si Lindoming na tawagan mo. Sinong naisip mo tawagan, Ibyang? Sinong coach nyo nga? Coach? Jesse. Sinong coach? Coach Edgar. Ba't tatawagan mo si Jesse? Teammate mo ba siya? Coach Edgar. Sige nga, kung matapang ka. Kailangan ba teammate? Oo, kailangan teammate. Teammate or coach, dapat mautangan mo lang 10K. Kinabahan naman ako. Kung ako sa'yo, Ricky, pala tawagan mo, Bebs. Ano yan? Kaya 10M. Ate Rose, ikaw, habang
naghahanap si Ibyang, sinong naisip mong tawagan? Wala nga eh, kuripot mga visit niya. Oh, just ko, baka daw ice cream daw ipautang sa'yo. Dapat for the acting-acting to, ah. Ibyang, sino pong mga teammate mo pa sa Joe Floor? Try mo si... Utang, be. Parang ang ano naman ang utang. Hindi ko nyari. Ano? Nalak kasi yung ano ko. Si Julia Angeles. Tawag natin si Julia Angeles. Sige. Basta ang kema niya dyan. Kunyari, nalak yung ATM nyo. Eh, meron kayong babayaran. Oh, sige, go. Choppy ba ako? Hindi naman ako choppy. No? Hindi naman. Okay naman. Hello? Jo? 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 Hello? Diyos ko lang internet. Connecting siya. Ayan. Sorry, sorry. Nawala siya yung internet. Jo? Saan ka? Bahay. Hindi ginagawa ka? Wala naman. Payroll. Ayun, sakto. Gumagawa ka payroll. Dami ko na isa. Ayun. Saglit lang. Pwede ba ako makautang? Lang. Malamang pera. Ano ba inuutang? Pagkano? 10,000. Legit ba? Oo. Nasiraan ako ng sasakyan. Hindi ako makaano. Hindi ako maka-withdraw. Dahil wala akong ma-withdraw. Pero babay. Bayaran kita pag dumating na yung sweldo. 10,000. Wait. Diyan ka pa, Jo. Putik na yung connecting na naman siya. Feel ko pinatay niya ng ano. Jo. Pwede ba? Send mo lang sa Gcash ko. Pwede ba? Pwede ba? Umuha ka lang kung pwede o hindi. Titignan ko kung may laman. Ba't mo ko sinisigawan? Ate, kaya ko lang iPhone. Mela, paano ko ba ipapasok to, Mela? Sabihin ko, joke lang. Sabihin mo, nasa show ka. It's a prank! Sayo po sa PBL! Kukunin na lang po namin 4K sa PBL. Okay, ayan. Thank you, Ivy, for being a good sport. Ibaba mo na yan. Ate Rose, ikaw na. Sino ang iyong tatawagan? Ipalakpakan natin si Ivy at sendan niyo rin siya ng gift. Oo, teammate or coach. Ko bahala. Gusto mo si Sir Alan, ganyan. Salary, advance, ganyan. Ma'am Liz, si Ma'am Liz. Baka terminate contract kayo. Sino yung pinakagalante mong teammate? Hello? Ayun o. Sis? Hey. Saan ka? Bahay lang. Bakit? Saan ka? Sis, nandito ako sa may EDSA. Saan sa EDSA? Bakit? Naplatan yung gulong ko. Saan sa EDSA banda? Tapos nalak yung pinto. Nalak yung pinto. Kasi nandun yung lahat ng gamit ko, yung bag ko, yung ano ko. Ba't talak yung pinto? Ay po nga, eh di ba sila nga yung susi? Ay, saan sa EDSA banda? Nandito. Oo sis, nandito ako sa may Kamuning. Wala, kaya nga tumatawag ako yung call a friend, oh. Help me, sis. Let's check out. Totoo ba? Okay. Saan mo ngayon? Paano ka? Anong ano mo? Anong kailangan?
Disease kasi kailangan ko lang ng pera, magbabayad lang. Ngayon, babayaran naman kita agad-agad pag nabuksan na yung pintuan ng kotse. Ano again sa ano mo, susi? Pakaayos? 10,000? Magkano? Ay, baka mga 20. Pwede? 20. Parang tinatawanan mo lang ako. Si, babayaran naman kita, sisi. Ngayon lang ako ng utang sa'yo. Ay, ha, ha, wait lang. Check me. Check ko muna, wait lang. Kailan mo ko babayaran? Wala ka pa nga nabibigay, bayad agad. Sisend ko din sa'yo, oo. Agad-agad. Check ko lang yung Gcash ko kung may laman. Sabi mo, tatawag kang Motolight. Matawag yung Motolight eh. Oh. Okay, sige, sige. Go. Sis, ang yaman mo, sis. Thank you so much. Hoy, tits. Narinig niya ba ako? Andito ka nga pala sa ano, Itbulaga. Tits! Okay ka, Angel si Lamela, si Jema, tsaka si Ibis. Uy, Tits, ang yaman mo. Sa'yo pala ako mangungutang, ha? Thank you, labas-labas agad, oh. Grabe yan. Thank you! Ang taray. Ang taray naman ng ano, ng mga kaibigan nito. Live, you know. Ayan. Sabi ko sa inyo si ano eh. Kung gusto niyo si Gemma yung mag-try, dapat sa iba niyo binagsak. Wala na. O, tanong natin, Gemma, gusto mo ba ng isa pang round? For the ano lang? For the fans lang, gusto mo ba? Ano? 1 million niyo muna tong ano niya. Para sulit naman. Kasi may lakad yan ngayon eh. Ginulo nga natin siya ng linggo eh. I-1M niya na tong ano niya, oh. Kaya nga, overtime na tayo, oh. Oo, ay, 4 minutes na, nako. Ay, pag hindi ito nag 1 million in 20 seconds, hindi na gagawin ni Gemma yung dare. Kahit anong gifts na, kahit hindi na pang color red. Ano na lang to eh, extension. Uy, ano yung shape? Oh my God! Oh. Wild! Oh, amazing. Oh my gosh. Oh, 100 plus K na lang, guys. Ayan. I-drop nyo kay Gemma. Pwede nyo siyang i-select yung icon niya sa baba. Para mabilis lang mag-ano to. Mag 1M. Dati, 20 seconds na ni Gemma, 1M na yun agad. Grabe. Dapat lalo na ngayon kasi inabala natin siya. Welcome back mo. Gagalit si ano, Mama Jewels. Ayan, 105 na lang, guys. I-group work na yan. More. At ayan, o Gemma, dahil konti na lang. Sino ang iyong... Tatawag din ako. Oo, tatawag ka din. Pero bawal jowa V. Alam ko teammate. Ay, ano? Sige. Hindi ko siya mapaprank kasi. Wait basta lang. Kailangan cellphone. Ayan, kukuha siya. Sino kayang tatawagan? Sino pang ibang galanta sa cream line? Si Coach Irwin, ganun. Uy, grabe naman. Thank you so much po. Hindi lang kahit matakpan kami. Palipad-lipad lang kayo. Uy, ambunan niyo naman kami ng grasya, oh. Happy Sunday naman, guys. Kung gusto niyong maulit pa to. Nananakot na. Palitan niyo naman ng M yung K namin. Gam! 300M na. Hindi na. Hello, 12,000 na marites dyan. Baka naman. Oo. Ah, ayan na. May sa pa si Gemma. Sinong ano? Napupusuan mong tawagan?
sa TMG. MG? Shit, coins na lang yan eh. 10K? Oh, okay. Don't return it anymore. Okay. Oh, si MG daw. Oh, basta i-ready mo na yung script mo, Mars. Ano ka? Ano bang script mo? Dapat bongga kasi syempre, ate MG to. Kunyari na bangga. Si ate MG daw baka nagmomotor. Kagi, huwag naman na bangga. Words matter. Ano? Ano ba? Ano magandang script kay ano, Jema? Sabihin mo, na-lock yung ano mo, yung bank account mo, tapos Sunday ngayon, hindi mo maayos. Paano siya nanakawan na bag? Kaya niyang habilin yun, be. Di ba mabilis siya? Ganun, sabihin mo, na-lock yung account mo, hindi ka makapunta ang banko kasi Sunday. Kaya ano, pahiram muna sa GCash 10K, ganun. Kasi may kailangan kang bayaran sa bahay, ganyan. Hindi pa ako nangungutang, baka akala nyo, professional na mangungutang. Ayan, oh, for the call na siya. Eto. Hindi mo may babayaran sa shop 10K. Ah, thank you so much po. Ayan na. Tulog, babes. Ayan, pinatayan ako. Baka nasa meeting. Si Ate Gia na lang. Okay. Feeling ko ano to, madaming screening to pag si Gia. Maraming tanong. Basta, ano ka, acting-acting, kunyari, ano ka, aburido. Ano ba itong ano? Wait lang po, ah. Sige, go. Ayan, intayin lang natin na, ano, Sir Alan na lang daw. Sige. Baka maano tayo, maano tayo. Matanganin ko. Ayan na. Hello? Si Gia? Yo. Anong nagawa mo? Sumahay, why? Kasi ano eh. Need ko ng pera ngayon. Kasi scam ako lahat ng pera ko sa bank account ko na wala. Talaga? Mm-mm. Eh, kailangan ko ng pera ngayon kasi si na mama magpapa-check up. Okay. Eh, medyo malaki. Mga, ano, 100K. Okay, sige. Ano? Totoo. Like, today mo, wait, today ba? Today mo na kailangan? Opo, sana. Kasi, ano, kailangan. Kasi nga, magpapa-check up si na mama. Okay, sige. Like, what? Do you need it? Cash or transfer? Ano transfer? Gcash? Kaya ng Gcash? I don't think kaya ng Gcash. Pero, hindi sige. Kung saan na lang pwede. Kinukubahan ako. Feel ko mga okay. Ate Gia? Oh. Hindi, sa ano na lang? Ipang mamo na lang natin, te. Kasi it's a prank. Hindi ko na kanya kinakabahan. Kinakabahan din ako. Sabi mo si MG yung may kasalanan. I know. Asa ko mapasya ko. Puta. Oh my God. Oh, alam ko. Alam ko yung kaba ko. Kinabahan ako. Kinabahan ako kasi sabi ko, paano ko magta-transfer ng Sunday? Hindi mo kasi yung bago. Sorry to Gia, love you.
Sorry. Oh my God, ang rich. My gosh. Guys, hindi ko na kaya. Last episode ko na to sa community channel, ah. Kuya, ang taas ng tension pag Gia kasi serious person yan. Feeling ko iba yung iba pag MG. Pero ibang levels ng 100 kaya. How do you want it? Cash or bank transfer? Parang tama na naman kayo ng mga friends na nasa samahan recently, ha? Mga galante, ha? Ayan. Pero dahil tayo po ay overtime na, palapakan muna natin ang ating mga special guests dahil super game sila. Especially si Jema, kahit nanalo naman siya, ginawa niya pa yung bear. At namuo ang tension sa ating mga dibdib. Pero ayan, before we let you guys go, happy Sunday sa inyong tatlo. And mag-plug muna kayo, malapit na ang PBL sa Tuesday na yan. So go ahead, invite your fans. Ivy, may bago kang team, so go ahead and invite your fans. Defenders, and ayun, see you po sa inyo, and para sa first game namin, Creamline, huwag niyong galingan masyado, ha? Yun lang. Ayan, may special request pa. Promote and special request. Ayan, so Ivy, aabangan namin ang inyong bagong team, the Quezon City Jerflor Defenders. At we'll see them in action against Creamline this Tuesday. Ikaw naman, Ate Rose. PBL is back, PBL Invitational. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. May laruman o wala ang Creamline, lagi kayo nakasupport. At sana ngayong paparating na June 27, suportahan at sumakan nyo kaming maglaro sa arena at sumigaw ng Let Go Creamline. Kasi magbabalik na ang favorite teams nyo sa PBL. At sana po patuloy pa rin kayong porta. And guys, don't forget to follow us on social media account. And guys, mamaya may campaign ako last day. Please support. Wow. Also, ayan. Bella, Becca, Dindot, and to all the Kumunusens for having us today. Ah, taray. Support natin si Ate Rose mamaya sa ano, sa campaign niya. Pampagana yan para maganda ang laro nila this Tuesday. Good luck, Ate, and see you sa mga games. And syempre, ang na-miss ng lahat, Gemma, ano bang message mo sa iyong mga fans? At imbitahan mo rin sila dahil makikita ka na ulit nila maglaro. Yes. By the way, guys, kausap ko na si Ate Gia ngayon. Pa-update naman, no? Huwag mo kayo, sabi mo hindi ako yung host, ha? Pero yan guys, thank you so much po sa lahat na nanood sa amin ngayong hapon. At abangan nyo po kami this coming Invitational. First game po namin, Cherry, panoorin nyo po kami live. And yan, support nyo si Ate Rose and follow nyo po kami sa lahat ng social media. Ayan. Thank you so much, Maring Gemma. Na-miss ka lang ng lahat. Baka naman. Ayan. And syempre, ang ating mga Kumu streamers and PVL stars, Ivy Perez, Rose Vargas, and Gemma Galanza. Thank you so much po and happy Sunday sa inyo. Ayan, pwede na po kayong bumaba. While yung fans ninyo, please stay dahil kami po ay mamimigay ng 5 lower box tickets para sa opening matches this Tuesday. So,